mga Cavs. Kami ang team Kanlas TV. Ako nga pala si Cavs Chess. At ako naman si Tipsy Tata. Madalas nyo kami nakikitang kumakain, nagluluto at nagta-travel. Pero ang hindi nyo nakikita ay ang hilig namin sa paglalaro ng action role-playing games. At isa sa mga kinagigiliwan namin bagong laro ay ang Honkai Impact 3! Ang Honkai Impact 3 ay isang free-to-play na 3D action role-playing game na dinevelop at pinublish ng HoYoverse. Sa larong ito ay pwede kang gumamit ng up to 3 characters sa tinatawag ding Valkyries para makipag-combat sa iba't ibang kalaban. Kada battle ay pwede mong gamitin, kontrolin, magpalit-palitin ang iyong mga Valkyries ng real-time. Ang bawat Valkyrie ay may unique na atake at kakayahan, kaya depende sa strategy at pangangailangan, ikaw ang mismong kapitan sa laban. At dahil sa kanilang ikalimang anniversary, ito na marahil ang pinaka-the best na version, kaya talaga namang maraming aabang special rewards dito tulad ng anniversary commemorative stigma, 10 focus supply card at ultimo pag-login mo pa lang after ng version 6.1 update ay otomatiko kang makakakuha ng 10 supply drops for free. But wait, there's more! May chance ka din makuha ang Honkai Impact 3 Art Collection ng libre. O diba? Ang galing? At bilang kapitan, isama mo na rin sa listahan ng HoYoFest 2022. Isa din itong event ng game na may team cafes, custom meals, exclusive merch at marami pang iba. Isa sa mga bagong character ng laro ay si Li Shuxiang, isang maliksi at nakakabighaning swordswoman na ipinanganak 5 siglo na ang nakakaraan sa bayan ng Shenzhou. 15 years old pa lang ay sumabak na sa laban, kaya talaga namang subok na ang kakayahan. Marami pang aabang ang event sa new version at isa na dyan ang Event Midnight Chronicle, kung saan bida ang magaling na si Li Shuxiang na talaga namang obsessed sa isang co-op mode na laro kung tawagin ay Tales of Xia Fantasia, kung saan ang mapa ay random na napapalitan araw-araw. At hindi lang yan, may mga bago ding outfit na lalabas sa new version katulad ng Ponya Swimsuit Mesmerizing Blue, Flowing Rhyme ni Eden at Palatinos Equinox Outfit. Available sa iOS at Android, ang download link ng Honkai Impact 3 ay nasa description at pinned comment ng video na to. O di ba ta? Ang solid nung game? Oo nga. Tara, luto na tayo. O tara, back to the program mga Cavs. Gigante, malaki, giant, na lechong kawali na ginawang sisig. Ito yan, no? 7 kilograms. At yan, ang kakaibang twist na gagawin natin today. Simulan na natin! Tara! Maglalagay lang muna tayo ng used oil. Isunod natin ng tubig. Enough na tubig lang mga Cavs para mag-submerge yung pork natin. Walang pampalasa kundi mantika lang at tubig kasi ito yung original na pagluluto ng bagnet sa Ilocos. Papakuluan lang natin ito mga Cavs hanggang sa lumambot bago natin iprito mga Cavs. Ay mga Cavs, malambot na itong pork belly natin at kung nakikita nyo yung balat niya para nag-jelly-like na. Ahunin na natin ito tapos palamigin muna natin bago natin iprito. Malamig na yung pork belly natin, magpainit naman tayo ngayon ng mantika. Bago natin iprito itong pork belly, lalagyan muna natin ito ng design. So hihiwain natin ito ng padayamon para mabilis siyang maluto at pumasok yung mantika dun sa loob ng balat. Luto na ang ating bagnet. Hanguin na natin to. Ito na yung higanting lechong kawali na tawagin na rin natin bagnet dahil doon sa ginawa ni Tata, gawin natin siyang higanting sisig. Hiwa-hiwain na natin to. Kaya mga Cavs, signal lang natin yung loob niya. Juicing-juicy, oh. Ang lambot. Yan, oh. Yan yung mantika niya. Tapos ang lutong nung balat niya. Gawin na natin siyang sisig. So, tatatarin lang natin siya na medyo chunky. Ito na mga Cavs, chunky style na sisig ang gagawin natin. So tapos na tayo maghiwa, oras na para timplahan yan. So meron tayo ditong atay ng manok. So slice muna natin siya dito. Pinirito natin tong atay ng manok, half cook lang. Ang original na sisig talaga ay iniihaw. Pero para mabilisan at malutong pa din ang feel nito, prito ang ginawa natin. Huwag masyadong marami dahil ang tendency baka mamuti ang sisig natin. Pagkatapos hiwain, ibalik natin sa kanyang lalagyan. Tapos lagyan natin ng konting suka. Tapos lamasin. At ihalo na natin to sa sisig natin.
Next naman, lagyan natin ang sibuyas. Pinaghalo ko na yung pula tsaka yung puting sibuyas. Tamang tansya muna. Siguring kalahati muna nitong plato natin. Tamang tansya lang din ang anghang, so sili. Depende yan sa inyo. Buhusan natin ang calamansi juice. Pampadagdag umami, optional lang naman, pero gusto ko to eh. Chicken powder. Tapos, paminta. Pagsabayin na natin, toyo tsaka liquid seasoning. Pwede na natin yung halu-haluin. Naka-gloves naman tayo, so kamain na natin para mas masarap. Yan mga kaps, sa paghalo-halo na natin, okay na tong sisig bagnet na igante. Amoy ko na naman yung mabangong pagkain na sa bantarino. Naman, amoy mo. Okay na po. Sisling mo na. Oh. Habang sinisisling mo yan, bigyan mo kami ng masarap at masayang Walmart Lodge! Let's go! Yan ta, okay na to. Okay na tayo. Ito na, sobrang bango. Kainin natin ito agad. Oh, let's go. Let's go. Tara na. Manganta na mga kabs. Kainan na mga kabs. Higanteng. Lichong kawaling bagnet na higanteng sisig. Yan na lahat yun. Super twist na naman itong ginawa natin. Super crispy na naman. Kainin agad natin ito, kabs. 7 kilograms siyang kanina mga kabs. Chunky siya. Chunky version na sisig. Tutok natin. Ganon. Malalaki yung cuts. Sagpang. Harap. Ang tamang templami. Hindi ito authentic. Disclaimer. Hindi ito yung original. Nilaro lang natin yung sisig na para. Siyempre, may iba naman. Pero champion, masarap. Okay ito. Tamang-tamang yung templami, Cubsies. Maraming pwedeng gawin sa lechong kawali. Isa na dyan ang sisig. Yeah. Pwede rin Bicol Express, pwede rin binagawaan. Sarap siyang pinakakamay. Yan ang sisig na... Sisig commercial! Happy Halloween na, may commercial pa. Oy, happy Halloween sa inyo mga kaps. Kung napapanood nyo ito ng Halloween, happy Halloween po sa inyo. Sana ay nakapunta kayo sa inyong mga pinapasyalan tuwing November. Sa inyong mga mahal sa buhay, mga dinadalaw. Chunky, oh. Yan. Ito mga kaps, lagayin natin sa kanin, masarap to. Tapos lagyan natin ng sili na may konting kalamansi. Toyomansi. Ayan. Masarap siyang partner talaga pag toyomansi. Naubo naman ako. Alam mo, may nakalimutan ka. Ay, oo. Naku, kaps, chess. Kaya naman, masarap kasi mga kaps eh. Gutom na kami, kaya dumiretso na kami doon. Wala sa script yun mga kaps, nakalimutan. Nakita ko lang lang doon. Cheers! Sarap. Nakalimutan natin. Ang maganda dito sa ginawa natin, kasi yung bagnet walang lasa, di ba? Wala. Nag-enhance talaga yung lasa sumabog nung nilagyan mo na ng mga Ricardo. Ginawa na natin yan eh. Wala rin siyang lasa talaga nung kinain natin siya. Isa na dyan yung tokwat kawali. Yan. Tokwat kawaling bagnet. Ang panlalasa mo talaga doon, KBL. Ayan, tama. Sausawan. Tumatis bagoong lasona. Lasona. Ng mga Ilocos, yan yung ginagamit nila. Bakit siyang gawin sisig? Kasi nga, siyempre, yung flavor niya, ikaw yung gagawa eh. Diba? Yung mga Ricardo ng pansisig. Kaysa dun sa yung may lasa na yung baboy, yung nagagawin mo. Iba yung lasa niya. Pwede mo nga itong gawin binagongan. Patulad nito, wala namang lasa to. Oo. Pagka kinain natin to, ito. Umapa. Ang lutong din naman nung naprito mo. Yung fairness talaga. Pero lagyan natin ang lasa dahil walang lasa to. Toyo mansina lang. Commercial! Naku, yan na. Umurot na. Nagustuhan niya yung tok. Narinig niya, dinatis. Gawin mong kutsara sa kanyang mga kauri. Lutong. Rap. Expert. Go content, tulutuin ka na. Next vlog, mga kap. Kain tayo yun. Siya ng palukan? Oh, no. Okay yun, no? Gulat ako dun. Siya ng palukan, native na manok. Ay, ito ba? Napasok ka ba? Nidirect? Mas nagustuhan ko yung ganito. Yung bagnet lang, tapos ikaw na yung nagtimpla. Yung lasa.
Yun na talaga. Pero masarap din yan. Isa sa mga paborito ko na gawa ko sa bagnet na ganyan, yung mga wala na kasing lasa, di ba? Bicol Express. Ah, yun. Tama, okay din yun. Masarap yun. Solid din. Champion. Solid talaga itong balat tao. Kung kalagyan mong ganun. Anong sama mo na to? Nakasalaman mo mong ganyan, mga kabso. Uy! Ang anghang! Sarap. 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 Tama-tama yung anghang. Yung atay, pag sumama siya dun sa baboy, masarap-masarap, no? Hindi ba yung ano? Lasa? Nagiging ano siya. Hindi ko maintindihan, no? Yung atay, pinirito namin yan para mabilisan lang. Pero ang effect niya, pag ginaya mo siya, parang smoky. Yung atay. Kalo. Gawin nyo lang mga kapis kung paano yung ginawa ni kapis ito kanina. Pero mga kapis, sari na, ma-enjoy nyo ang inyong bakasyon kasi may short break tayo sa trabaho, sa pag-aaral. Enjoy nyo lang. Parati kayo mag-ingat. At sa mga nag-expect na meron tayong Halloween episode na parang next week, pasensya na po, wala ngayon. Pero, meron parating. Yan. Yan, kaabang-abang. Pang-celebration din yun. Mm-hmm. Yung pinaka-importante sa taong ito. Yung mga nagbabasa ng Facebook natin, malamang alam nyo. Abangan nyo mga kaps, napakaganda na. Ayun, pabitin muna. Hindi muna natin sasabihin ng detalye. Malalaman nyo rin yan in a few episodes. Dito muna tayo sa Halloween. Next few episodes. Dito muna tayo sa Halloween. Ingat ulit. Dupin natin. Ingat-ingat. Muli po kami ang Team Galas TV 2.0. Lagi magsasabi, papaalala sa inyo. Huwag nyo makakalimutan dahil yung tatandaan. Okay. Number two. Manyaman! Bye, peace out! Yeah.